this is Calawags, about 5% yan. Okay, if titingnan natin yung mga ranggo, meron pang ranggo na full kernel. So, tinitingnan natin. And that 5%, kukunti lang sila, ubusin natin sila. Hindi nagpapabaya ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa pagdidisiplina sa kanilang hanay. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang random drug test na isinasagawa ng NCRPO upang mahuli ang mga pulis na gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nito lamang January 4, 4 na pulis ang nagpositibo sa isinagawang drug test. 3 sa mga ito ang mula sa Eastern Police District at 1 ang mula sa Regional Headquarters. Oh, kinuha na natin yung mga baril nila, tapos para hindi na sila, baka mamaya sabog sila sa droga, di ba? Positive, kinuha na natin yung baril nila. Bukod sa pagtutok sa ilegal na droga, mahigpit din aniya ang pagpapatupad nila ng internal cleansing. Mabilis din nilang nadidesisyonan ang mga kaso ng mga pulis. Sa katunayan, 800 kaso na ang nadesisyonan ni General Nartates mula nang umupo siya sa pwesto noong July 2023. 300 dito ang tinanggal na aniya niya sa serbisyo. Ang internal cleansing is embedded yan sa trabaho ng Philippine National Police. Kaya nga meron tayong unit involved to that, particularly the counterintelligence, hindi lang sa illegal drugs. Oh, pagka counterintelligence kasi, we are looking after the personnel kung ano yung ginagawa nila at continuously ginagawa namin yan. And we have the data. It's a matter of producing evidence such that maparusahan and or madismiss natin sila. Dagdag ni General Nartates, inaayos niya ang proseso sa pagpapatupad ng parusa sa mga pulis na mayroong kaso, lalo na at mayroong mga case folder ng mga pulis na may administrative case ang nawawala. Hindi lang nawawala. Nawawala, nadidelay or tinutulugan or baka pagtulong-tulungan tayo ng grupo, imbis na for dismissal siya is maging suspension lang in cahoots and or in connivance with the drafter ng isang resolution and or nag-conduct ng summary hearing proceeding. Ugali kong nagpapatawag ng summary hearing officer. Ugali kong nagpapatawag ng complainant. At ugali kong kinakalkal lahat ng mga ebidensya. Noong mga nakaraang araw, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 177 pulis sa Metro Manila ang iniimbestigahan dahil sa ilegal na droga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang amin pinahahalagahan.